Ang gravity ay isang natural phenomenon kung saan ang lahat ng mga bagay na may mass o energy, kabilang ang mga planeta, bituin, kalawakan o kahit ang liwanag ay dinadala patungo sa isa't isa. Sa mundo, ang gravity ay nagbibigay ng timbang sa mga pisikal na bagay. At dahil kakaunti lamang ang meron nito sa space na tinatawag na microgravity, kaya't lumulutang ang mga bagay-bagay. Kaya't sa video na ito ay pag-uusapan natin ang pang-araw-araw na buhay ng mga astronaut. Siguradong siksik sa kaalaman at kakaibang trivia tungkol sa mga astronaut ang ihahatid namin sa inyo. Mula sa kung paano sila maligo, kumain, dumumi, maging ang pag-utot ay hindi pala basta-basta. Kaya tara na sa kakaibang mundo ng mga astronaut, dito lang sa iWant TV. Marami din sa atin, lalo na sa mga bata, kapag tinanong mo ng kanilang pangarap, ang isasagot nila ay maging astronaut. Maraming dahilan siguro ay isa na riyan ang kakaibang kasuotan o ang spacesuit. O baka naman gusto talaga nila maglakbay sa kalawakan. Ngunit ano paman ang dahilan ay talaga namang iba ang experience na mararanasan mo kapag ikaw ay naging isang astronaut. Kaya simulan na natin ang pang-araw-araw na buhay ng mga astronaut sa loob ng International Space Station. Ang buhay ng mga astronaut mula sa ISS ay hindi naiiba sa buhay natin dito sa mundo. Mula sa pagkain, pagtulog, exercise at pati na rin sa personal hygiene ay parte din ng kanilang buhay doon. Ngunit dahil sa microgravity, ang pang-araw-araw na gawain ay talagang may kahirapan at kailangan ng adjustment at effort para maisagawa ito. Sa pagsisimula ng araw ay kailangan nilang gumising sa tamang oras upang umattend ng morning conference sa ground station upang i-discuss ang mga susunod na schedule na kanilang gagawin. Sa pagpapatuloy ng araw ay nariyan din ang mga gawain na lagi rin naman natin ginagawa dito sa mundo. Simulan natin sa pagkain. Ngunit ang pagkain ng mga astronaut sa loob ng ISS ay hindi basta-basta. Dahil kailangan nitong ma-meet ang certain requirements at ang pagpapadala ng pagkain mula sa supermarket ay hindi option. Dahil kailangan magtagal ang pagkain sa mahabang panahon. At kailangan maging maingat sa pag-prepare nito upang hindi pamahayan ng fungi at bakterya, kagaya na lang ng rehydratable na pagkain, kung saan ang tubig ay tinanggal upang mas madaling maimbak ang pagkain sa pamamagitan ng freeze-drying process. At sa oras ng pagkain ay meron silang tinatawag na dispensing station kung saan naglalabas ito ng mainit o malamig na tubig na magre-rehydrated ng pagkain. Gumagamit din sila ng forced air convection system para painitin ang mga rehydratable, thermostabilized at irradiated food items. Pagdating naman sa mga pampalasa ay hindi ito kagaya ng karaniwan nating ginagamit dito sa lupa. Dahil ang kanilang condiments o iba pang pampalasa ay nasa liquid form upang mas madali itong ihalo sa pagkain. Samantala, ang tubig na kanilang ginagamit ay nasa matibay na plastic upang maiwasan ang pag-leak nito. Ngunit talaga namang nakakaaliw sakaling ma-experience mo sa loob ng ISS. Makikita rito ang paglutang ng water droplets na parang water blob na talagang nakakaaliw na para ka lamang naglalaro. Ngunit maging maingat na huwag itong dumikit sa mga kagamitan na maaari mag-cause ng trouble at iba pang aberya sa loob ng ISS. Sakaling ma-miss mo naman ang mga mahal mo sa buhay at ikaw ay naging emosyonal ay maaari ka namang umiyak. Yun nga lang ay walang luha na papatak dahil maiipon lamang ito na parang isang water blob sa palibot ng iyong mata. Alam mo ba na ang mga astronaut ay tumataas ng 3%? Epekto rin ito ng microgravity. Dito kasi sa lupa, nakokompress ang ating spinal column dahil sa gravity. Ngunit dahil sa microgravity sa space, kaya't walang compression na nagaganap. Ngunit bumabalik naman sa normal na height kapag nakabalik na sila dito sa Earth. Dahil naman sa mabilis na pag-ikot ng space station sa mundo, ay umaabot lamang ng 92 minutes upang makaikot sila sa palibot nito. Kaya't ang mga astronaut ay nasisilayan ang paglubog at paglitaw ng araw kada 45 minutes o 15 at 16 na beses kada isang araw. Samantala, ito naman ang ipis na unang nakarating sa kalawakan. Nakuha ito ni Commander Pete Conrad sa kanyang food locker at laking gulat niya nang makita niya ito. Ngunit biro lang, isa lang pala itong fake cockroach na inilagay sa kasama ng mga pagkain at isa ito sa successful prank na naisagawa para sa mga astronaut. Akalain mo na uso na rin pala ang prank ng mga panahong iyon.
Mapapansin naman na ilan lamang ang mga astronaut na babae. Ito ay hindi pang mamaliit o pagbabaliwala sa kakayahan ng mga babae. Bagkus ay may kinalaman ito sa threshold of exposure kung saan mas mababa ang threshold of exposure to space radiation ng mga babae kumpara sa lalaki. Kaya't mapanganib ito sa mga kababaihan at alam naman natin na maaari magdulot ng sakit ang pagka-expose sa mga cosmic radiation. Sa pagpapatuloy ng buhay ng mga astronaut, matapos silang kumain at uminom ay nagtututbrush din naman sila. At isa din ito sa nagkaroon ng malaking adjustment. Mula sa tubig na nasa bag, ay kailangan muna nilang basain ng kaunti ang toothbrush, ganoon din sa toothpaste. Maging alisto lang dahil baka lumutang ito sa ere. Maaari mo namang lunukin na lang pagkatapos mong magsipilyo. Dahil gawa ito sa isang edible toothpaste, kaya't pwedeng kainin. O di kaya naman ay punasan mo na lang. Sa paliligo naman ay gumagamit sila ng enclosed cylinder upang mapanatili sa isang lugar ang mga lumulutang na tubig. Gamit naman nila ang Norin's shampoo para tipid na rin sa tubig. At pagkatapos nito ay gumagamit sila ng vacuum upang higupin ang natitirang tubig na nakakapit sa kanilang balat. Isa rin naman sa naging problema nila ay ang pag-ihi dahil dito sa lupa. Ang ating bladder ay nagsesend ng signal na kailangan na nating pumunta sa palikuran kapag nasa 2/3 na ang laman nito. Ngunit dahil sa microgravity sa space ay nararamdaman lamang nila ito kapag puno na, ngunit may masamang dulot ito sa ating bladder. Kaya't ang mga astronaut ay palagi ang pumupunta sa CR kada 2 oras. Ngunit pagdating naman sa pag-ihi ay hindi ito kagaya ng nakagawian natin. Dahil sa halip na pababa ang direksyon ng ihi ay siguradong sa taas ito mapupunta. At dahil dito ay mayroon silang suction tubes na umihigop sa ihi diretso sa isang lagayan. Nire-recycle din nila ito para gawing inumin. What? Tama ang iyong narinig, nire-recycle din nila ito para gawing inumin. Nasa 80-85% dito ay nire-recycle nila. Maaaring hindi kaaya-aya para sa iyo pero ganoon naman talaga ang tubig dito sa mundo. Kumbaga ay umiikot lamang. Sabi nga ng isang astronaut na si David, "Today's pee is tomorrow's coffee." Samantala, alam mo ba noong una ay maging ang pag-utot ay isang major safety concern? Nangamba ang mga scientist na ang flammable methane gas ay maaaring explosive. Kaya't ang NASA ay naglaan ng mahabang oras at pera sa pag-aaral upang makaiwas dito. Kaya't ang ISS pati ang spacesuit ay nagkaroon ng filters na mag-aalis ng mga gases na kagaya nito. Samantala ay mayroon din silang palikuran ngunit hindi ito basta palikuran. Dahil may halaga ito na umaabot sa $50,000 kung saan mayroon lamang itong maliit na butas na 4 inches ang lapad. Kaya't dapat mong itapat ng mabuti upang hindi lumutang ang hindi inaasahan. Mayroon din itong suction tubes na humihigop ng samahan ng loob at nagdadala ng basura palayo sa airstream at pababa sa isang butas. Ang mga solid waste ay nakakompress at nakaimbak at itatapon ito kapag nakabalik na sila dito sa mundo. Mahalaga rin naman ang pagkakaroon ng malakas na pangangatawan upang maisagawa ang mabibigat na gawain sa kalawakan. Kaya't sinisigurado nila na nakapag-e-exercise sila at least 2 oras sa isang araw. At dahil din sa microgravity ay iba ang disenyo ng mga equipment na kanilang ginagamit. Sa kinahapunan ay magkakaroon ulit sila ng conference sa ground station upang i-report ang mga nangyaring kaganapan sa buong araw. Talaga namang nakakamangha ang buhay ng mga astronaut. At maraming nakakamanghang bagay ang dito mo lang ma-experience kaya't sabi nga nila, ang pagiging astronaut ang isa sa pinaka-coolest job sa mundo. Ngunit isa rin ito sa pinakamahirap. Ikaw, pinangarap mo din bang maging astronaut? I-share mo naman yan sa ating comment section. At shoutout pala kay Elizabeth Aspa, Jonel Espinola, Jocelyn Pereira, Easy Easy Relaxing, Jay Roan, Popoy TV, Devil Ace, Jane Bashaw, JYM Bobila, at Karel Malite. Para sa inyong reaksyon, i-share lamang yan sa ating comments section.
At kung kayo may story suggestion, ay huwag kalimutang mag-comment at mag-subscribe at abangan ang susunod na episode. Dito lang sa iWant TV.